Ngayon, Kuya Mark, ano-ano ba ang mga guarantees na sinasaad sa ating saligang batas tungkol sa relihiyon? Oh, ito yung tinatawag na freedom of religion. So ano yung tinatawag na freedom of religion? Kasi if you read yung ating saligang batas, MJ, Lala, what is the freedom of... Jane. Jane. Kamukha kasi si MJ. So it's Jane and Lala. So ano yung tinatawag na freedom of religion? Sabi ng batas, ha? No law, walang batas na dapat ipasa respecting a religion or the prohibiting the free exercise thereof. Dapat walang batas na magbibigay ng respeto sa reliyon, but and also no law prohibiting religion. Ibig sabihin, dapat hiwalay ang state and yung ating reliyon. That's why may word na ginamit sa batas yung tinatawag na non-establishment clause. Ibig sabihin doon, there's the enjoyment of religious freedom and profession without any discrimination or preference shall forever be allowed. So ibig sabihin, may forever in religion. Ayun. Ibig sabihin, the right to believe, the right to exercise one's belief shall forever be allowed. Dapat hindi ipagbawal yan ng ating government. Or dapat ang ating gobyerno hindi hadlang sa ating paniniwala. In fact, nakalagay po sa ating saligang batas, there should be no religious test in the exercise of a civil and political rights. Ang ibig sabihin doon, dapat walang batas na sasabi na dapat Kristiyano ka lang bago ka makaboto. Dapat Muslim ka lang bago para ka makaboto. Walang ganun. Kasi separation of church and state, there should be no religious test in the exercise of a civil and political rights. Ayun. Oh, yun yan. Ayun.